Hi everyone! Welcome back here in my kusina. Ngayon, magluluto ulit tayo ng another pork recipe. Medyo mahal pa rin ang baboy ngayon, pero what can we do? Kapag nag-grave sa baboy, kailangan magluto ng baboy. So, simulan na natin sa pag-prepare ng ating karne. Iniwa ko lang yung ating baboy na kagaya nito. Ang part na ginamit ko is yung kasin, para medyo malambot-lambot ng konti. And then after that, hiniwa ko lang siya kagaya niyan, kaya medyo pahaba siya ng konti. Nasa isa't kalahati or 1 1/4 yung timbang nitong ginamit kong baboy dito. Hindi ko alam kung bumaba na yung presyo ng baboy sa area ninyo, pero sa amin mahal pa rin. Halos dikit siya sa sa presyo ng baka. So hiwain lang natin yan. Pagkatapos nito, kailangan natin siyang prituhin ng konti. Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at idadirect na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Nakahanda na rin yung iba nating mga ingredients kagaya ng patatas, yung ating mga spices, yan, yung iba nating mga vegetables at mga seasoning. Yung patatas, hiniwa ko lang siya ng ganito. Parang french fries na medyo malaki ng konti. Ang gagawin ko lang, ipiprito ko lang ng konti yung ating patatas. Ayan. So, ito talaga nakasanayan na namin itong gawin. Na kapag nagsasahog kami ng patatas sa mga gisado or may mga sarsang ulam, piniprito namin siya ng konti. Mas na-absorb niya kasi yung flavor ng sarsa. Tapos, mas malinamnam siya at mas masarap. And also, yung ating karne, pipirituhin ko rin ng konti yan, bawat side. Hindi naman kailangan masyadong tostadong-tostado, ano. May tamang prito lang. Ito naman, nakakadagdag din to ng lasa. Nakakadagdag siya ng rinamnam. At the same time, naiiwasan natin yung mabilis na pagkapanis ng ating mga niluluto. Ayan, mga technique yan nung unang panahon na hindi na masyado napapractice ngayon. So, using the same oil, igigisa ko lang dito yung bawang. Medyo madami-dami yung mantika. Hindi ko na siya nabawasan. Kasi nga marami rin yung ating igigisa. Igisa lang natin yan kapag medyo mabango-bango na siya. Or nagsisimula pa lang siyang bumango, nilagay ko na yung carrots natin. So, igigisa ko lang din tong carrots siguro mga isa't kalahating minuto hanggang 2 minuto. And then after that, lalagyan ko na siya ng tubig para magluto rin siya ng konti, kasi medyo matigas din tong carrots. And also, at the same time, yung tubig na yan, madideglaze yung mga natutong dito sa ating pan. Dagdag flavor yan, pampalasa. Scrape-scrape natin yan para humalog mabuti doon sa ating niluluto. And then, ilagay na natin dito yung baboy. Halo-halo lang tayo ng konti. Alam nyo, minsan, kahit same ingredients, nagkakaiba ng lasa. No, depende yon sa proseso. Kaya mahalaga yung mga steps na to, yung mga namana pa natin noong unang panahon. Ayan, naglagay din pala ako dito ng annatto oil para pang dagdag kulay. Nilagay ko na rin yung soy sauce, plus yung sesame oil, at yung oyster sauce. Ayan, naglagay din ako dito ng paminta. Medyo madami-dami kaming maglagay ng paminta kasi paborito namin yan. Halu-haluin lang natin ng konti para ma-incorporate siyang mabuti doon sa ating baboy. At para kumapit na rin yung kulay at lasa ng oyster sauce at soy sauce sa laman. Then maglagay tayo ng konting tubig, takban natin to para lumambot yung baboy. No, mahalaga kasi na lutong-luto yung baboy para iwas tayo sa mga, alam nyo na, sa sakit ng tiyan. Sa mga hindi natunawan. Yung iba naman, mas gusto nila hindi masyadong luto yung baboy. Kanya-kanya naman tayong preference. Ngayon, malapit-lapit ng lumambot or umabot doon sa point na ng lambot na gusto ko, yung ating baboy. Kaya nilagay ko na dito yung ating patatas. Medyo half-cook na rin naman itong patatas. Konting luto na lang. And also yung bell pepper natin, pampabango. Since tuyo na yung ating sarsa, naglagay lang ako dito ng konti pang tubig para lang mapakuluan natin siya ng konti. O ma-simmer natin siya ng konti. Until dun sa point na malambot na rin yung patatas. Ang sarap nito guys, hindi ko alam kung ano itatawag ko dito, kung asado ba or what, pero isa to sa mga paborito nung kasama ko dito. Ayan.
mapapalakas nga lang ang kanin kasi nga malakas to sa ano, sa kanin, tong ulam na to. So, ganun lang kadali, pwede na tayo mag-serve. Kung gusto ninyo medyo mas makatipid pa dahil mahal ang baboy, damihan ninyo yung patatas. Pandagdag, ano. And for the garnish, naglagay lang ako dito ng chopped na spring onion. Yan. At konting sesame seed. So, that's it for today. Thanks for watching and see you again on my next video.